Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong inaantabayan ng bagyo. Bagyong Pipito, isa ng super typhoon, signal number 4. At nakataas na sa Catanduanes at Camarines Sur. Isa ng ganap ng super typhoon ng Bagyong Pipito at inaasang mananalasa sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Alright, ingat-ingat tayong lahat. Dito sa Bicol, taas na ng tubig dagat. At upsurge pero wala pang ulan. Paano nangyari? Walang ulan pero ang taas ng tubig. At natin ang super typhoon na si Pepito dahil ito na talaga yung may immediate threat sa nakararaming bahagi nga na Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga oras na ito. Ngayon alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro ng super typhoon na si Pepito ay nasa laing 250 kilometers silangan ng Huban Sorsogon. Taglay ni Pepito. Ayan, tinan nyo, nasa Sorsogon, Huban Sorsogon. Pero walang ulan yan, ha? Walang ulan pero mataas ang tubig. Pepito, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman ng hanggang 2. Hangin talaga yung dagat, no? Tubig. At ayan, taas ang tubig dyan sa Bicol region. Alright? West naman sa bilis na 25 kilometers per hour. So mapapansin natin, kahit nasa karagatan pa yung tinatayang mata ng bagyong si Pepito, yung mga kapalakaula pa nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Bicol region, sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern part. Ayan ang mga naka-yellow warning at orange warning, mag-ingat-ingat. Mindanao. So ano nga ba yung mga inaasahan nating senaryo ngayong araw hanggang bukas dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa kalupaan nga ng ating bansa? So, tanaw na rin ng ating... Ayan, sa radar, ha? Makita sa radar, gaano kalaki ang bagyo, bagyong Pepito. At papalapit na sa Bicol region at sa dito sa Southern Luzon, Visayas. Pang radar station ang mata ng bagyong Pepito. So, nasa Northern Samar po itong ating radar station na kasama rin po sa mga basehan natin ng lokasyon, lakas at mga posibleng pag-ulan na dala nga ng bagyo. Alright, Northern Samar, ha? Ngayong binabayo na ng bagyo. Ingat-ingat dyan sa Northern Samar. Pepito. So, unahin po muna natin yung mga tropical cyclone wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Mayroon po tayong warning signal number 4 no, dito sa may bandang Catanduanes at yung northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, warning signal or wind signal number 3 naman dito nga sa may bandang eastern portion ng Camarines. Ayan po ang mga signal. Signal number 4, ha? Yellow warning. Ingat-ingat. Camarines Norte, Northern at saka Southeastern portion ng Camarines Sur, Eastern portion ng Albay, itong Northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang Eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, no? Dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte. Tinan nyo, sa Rizal, may bagyo rin, ha? Signal number 1 po tayo at dito sa Metro Manila. Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Tikaw Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, Northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar. Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya. Ayan, signal number 1, naka-blue. Alright, ayan ang mga tatamaan. Ayaw, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ipugao, Benguet. Ganon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal. Signal number 1, Metro Manila, kalaratig at lugar sa Bulacan. Sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, Cavite, Northern Batangas. Portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, Northern at saka Central portion ng Leyte, dito rin sa Northeastern portion ng Southern Leyte, Northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, Northernmost portion ng Iloilo, at Northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad. Halos ano, no? Isang buong Pilipinas ang bagyo, no? Ang laki ng bagyo na yan. What? Grabe. Na nakapalop. Example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong Tropical Cyclone Bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ayan na, Pag-asa site. What? At puntaan po natin yan pag may kailangan kayo.
at nakas mga lahat ng mga signal. Alright? Mangyari pumunta doon sa tropical cyclone segment. I-click nyo po yung tropical or yung Pepito na link. And then may makikita po kayo sa upper right corner, PDF file ng latest tropical cyclone bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public, at kompleto po ang listahan ng mga munisipalidad na nakapaloob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, no? Warning signal number 1 sa Metro Manila, pero basically okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito sa mga ilang bahagi, sa kanlurang bahagi na lugar. So muling paalala natin, no, yung lead time or yung palugit bago natin actual na maramdaman yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue in 36 hours or less. Alright, 36 hours. Mararamdaman daw ang bagyong Pepito. So kaya po, dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue, ay may ample time for preparation pa rin po. Subalit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time. Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa Disaster Preparedness and Mitigation Measure. By this time, hopefully, ay enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin at as much as possible. Ayan, makinig kayo guys at lumikas na dyan sa tatamaan ng malaking bagyo. Ayan, malaking signal. Alright, signal number 4 yan ha. Manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay. Manatili. Patuloy na mag-monitor sa updates ng PAGASA at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himayin naman natin ano yung inaasahan pagkilos ng bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Alright, pakitandaan na 3 to 5 days ang baan laki ng bagyo, no? Ang tagal, isang linggo, ang bagyo na yan. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, no, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang possibly bukas ng madaling araw, posibleng mag-landfall ito dito sa may bandang Catanduanes area. Pero balikan natin yung tinatawag nating area probability. Ayan, itong parang apat. Ngayong gabi, tatamaan ng Catanduanes. Alright? At panoorin pa natin yan. Kung titingnan natin tong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo ng abiso yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, no? Kundi lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang Catanduanes, kikilos ito patungo ng Central Zone at posible... Ayan na, paakyat to, no? Southern Luzon na naman ang tatamaan. Lagi dyan ang daan ng bagyo, no? De, bukas ng gabi, no? Or mamayang gabi, ay dahan-dahan na itong lalagpas ng kalupaan. Or bukas ng gabi, dahan-dahan na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero bagamat tinatayang lalagpas na yung sentro, dahil napakalawak po ng radius nito, at this point sigurado, may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng Luzon. And then yun nga, inaasahan natin posibleng tuloy na itong lumabas ng ating air responsibility sa darating na Lunes. Ayan, alright guys, at napakinggan at napanood po natin. Alright, dito sa UNTV, ang bagyong Pepito, isa ng ganap na super typhoon, signal number 4, nakataas na sa Catanduanes at Camarines Sur. Ingat kayong lahat dyan sa mga tatamaan. At keep safe and healthy sa inyong lahat and peace out. Alright, thank you so much and don't forget to subscribe. Dito ba? Road trip. Ayan, don't forget to subscribe. Thank you so much and God bless us all.